We're live. Welcome to our 8 o'clock habit, Ekklesia in the home. Welcome po, Sister Mabel Makadangda, Tabet del Rosario, Sister Maribit Belia Senor. Si Arlene Uson. Arlene, thank you. Thank you sa mga ayuda ninyo sa amin. Maraming pong salamat, nawa. Nasa magandang kalagayan po ang bawat isa. Si Kanet, Panganiban. Kanet, hello po. Hello magandang po. Gabi po sa inyong lahat. Kumusta na po? Kumusta ka? Kumusta ka ba, sister? Kumusta ka ba, brother? Ano ba ang mga kaganapan ngayong araw na ito sa inyong buhay? Tunay nga, sa buong araw, parang kung magiging conscious ka lang, ang dami talagang kaganapan. Kahit nakahiga ka lang, marami pa rin nangyayari. Ang importante lang, alam mo ang kaganapan kung paano kumikilos ang Panginoon. Kami maghapon, maraming first time ko po na nakalaya. First time na po namin na nakalabas ni Pastor at maraming errand na ginawa. Pero kitang-kita ko kung paano kumilos ang Panginoon. Nagpapalaundry ako kanina. Tapos, nagkaroon ako ng opportunity na makausap ko yung mga nandoon at ishinare ko yung ating Bible study, ang ating devo, na invite ko sila. I hope and pray na maka-join sila ngayong gabi. At maraming kaganapan, kung minsan may mga fear na darating sa'yo ng mga news na hindi maganda. Pero ang importante, alam mong salain ang lahat ng pinifeed sa'yo ng kaaway. Alam mo kung alin ang paniniwalaan mo at hindi. Kaya nga ang ganda ng araw-araw, sweetheart, na tinatalakay natin araw-araw ang inilalagay natin sa puso't isipan natin yung salita ng Diyos. Katulad nga kagabi na yung war natin, yung war natin dito sa bundok, kung paano natin pagtatagumpayan. Kayo po ba, napapagtagumpayan niyo po ba ang bawat war ng bawat araw na dumaraan? Kanina, bago kami nag-umpisa, meron na namang news kaming natanggap, na patuloy natin panalangin si Doc Jairus na matuloy yung paglabas niya ng Saturday, na ma-clear yung mga kailangan ma-clear sa kanyang x-ray, sa kanyang blood CHCC. Yun. Patuloy nating ipapanalangin at patuloy nating alisin ang mga negative na mga bagay na mag-create sa atin ng fear and anxiety. Nais ko rin pasalamatan si Ate Paz Daulayan from Nueva Vizcaya. Salamat po sa inyong Masasarap na prutas na pinadala dito sa Baguio. Tunay po na pagpalain po kayo ng Panginoon, yung pong inyong farm, pagpalain ng Diyos. Amen. Salamat at nakapag-harvest sila bago bumagyo. Tama. At so, hindi na salang tayo mga pananim. At ang mga prutas po ay ishinare po namin sa ating mga multimedia team na totoo nga, hindi lamang po kami ang kami lang po ang nakikita nyo gabi-gabi, pero napakadami po ang kumikilos every night. Sige po. Batiin natin muna yung mga kasama natin. Yes. Si Cabet Del Rosario, si Darwin Centeno. Palagi ko pinisan mo rin to, ano? Carica Castillo, Mabel Makadangdang, si Kanet Panganiban. Hello Sir po, Kanet. Maribic Villaseñor, Mary Jane Diguilla Perez, Sir Sean and Jonah, Sister Jesusa Kulanay, Brother Jerry, Emma Garcia, Emma Gonzalez, Arlene Uson, at welcome, my Flogoso Antonio. Welcome po sa ating 8 o'clock habit. Kayo po ay binawelcome namin sa ating gabi-gabi pag-aaral ng salita ng Diyos. Siguro, mag-pray na tayo. Okay, hello, Ate Gemma. Naku, na-miss ka namin, Ate Gemma. Siguro masyado kang busy sa inyong trabaho. At ang bawat isa po ay inaanyayahan ko na
Sumandaling manalangin bago po tayo mag-umpisa ng ating Bible study. Tunay nga, Ama namin na nasa langit, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin sa lahat na nangyayari sa buhay namin, Panginoon, dahil alam namin, maganda o hindi maganda sa pananaw namin, ito ay hindi lingid sa iyo at may maganda kang plano sa bawat isa sa amin. Ngayong gabi, Panginoon, dumudulog po kami, nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan. Linisin mo po ang aming mga puso't isipan. Kung meron kang nakikita na galit, tampo, hinanakit, iyalis mo po ito, Panginoon, at humingi po kami ng kapatawaran. Linisin mo po kami, O Diyos, sa gabing ito. Dahil gusto po namin maging karapat dapat sa iyong presensya ngayong gabi. Naniniwala kami, O Diyos, sa iyong salita na kung may dalawa o tatlo na natitipon sa iyong pangalan, Panginoon, ikaw ay nasa kaligitnaan nila. Kaya ngayong gabi, O Diyos, ina-acknowledge po namin ang iyong presensya sa bawat tahanan na kasama namin ngayon, sa bawat pamilya na nakikinig, sa bawat individual na nakikinig ngayong gabi. Ikaw po ang umatagpo sa kanila, ikaw ang mangusap, at ang salita mo'y maging buhay sa bawat isa sa amin na magta-transform ng aming mga buhay. O Diyos, ngayong gabi, anuman ang mga dalangin na bawat isa, anuman yung mga idinudulog namin sa iyo, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, tugunin mo po kami. Tugunin mo ang mga laman ng aming puso't isipan. We are longing for your answer, Lord God. We are longing for your presence, Lord, in our lives. Lord, marami pong salamat. Marami pong salamat. Sa salita mo na kung kami ay hihingi sa iyo, lalapit sa iyo, ikaw ay makikinig sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Sa gabing ito, patuloy na magre-rejoice ang aming puso. Patuloy kaming magagalak. Dahil ikaw ay nasa aming kaligitnaan. Papuri at pasasalamat ang aming hinahatid sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Amen. Magandang magandang gabi po sa mga ka-tune in lang. Huwag po kayong mag-alala. Hindi pa po kayo late. Mag-uumpisa pa lang po tayo ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Patuloy kami nag-i-encourage sa bawat isa na kung meron po kayong mga prayer concern, i-check nyo lang po. Pwede pong personal, pwede pong sa CHCC page, pwede po sa akin, kay Pastor, para po idadalangin po natin sabay-sabay ito sa Panginoon. Naniniwala po kasi tayo na ang pananalangin corporately, ang pananalangin na tayo magkakaisa ay tutugunin ng Panginoon. At napakadami po namin patotoo dyan sa naranasan namin. At ito po ay tunay na ang Diyos ay tumutugon sa ating mga dalangin. Isa po sa answered prayers natin ay yung kami po ay nakatapos dun sa aming home quarantine. Kahapon po ang last day namin. Kaya kanina talagang nakalabas na kami ng bahay namin. Laya na kami. Praise the Lord. Salamat sa mga nag-pray. Amen. At salamat sa inyong mga, hindi lang yung iba na nag-pray, yung iba talaga nagpadala pa ng mga pagkain dito sa bahay salamat namin. Salamat sa mga ayuda. Salamat din po sa inyong lahat. At nagpapasalamat din kami dun sa mga nagsishare. Alam nyo, nung isang araw, umabot ng 1,600 views yung ating devotion. Kanina, tinignan ko yung devotion natin kagabi, umabot ng 1,040. So, alam nyo, yun lang po ang gagawin natin, no? Ikiklik lang natin yung share. At bahala na si Lord kung sino yung maka-view at sino yung mapagpala. Yeah. Hindi nyo po kayang tawaran yung gagawin ng Diyos sa buhay ng mga taong
makikinig. Kaya i-share niyo lang po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kakilala. At bahala na po si Lord ang kumilos sa kanilang mga buhay. Amen. Napakaraming patotoo po na isinayan lang sa kanila. Personal share, ha? Hindi yung post. Personal isinayan nila sa messenger. At nung napanood nila, ang laki ng naitulong daw sa buhay nila, sa pagkapit nila sa Panginoon, sa pananampalataya nila, sa pagkakilala nila sa Panginoon, sa malalim na kaparaanan. Nung sila ay patuloy na nakikinig, nakikijoin sa ating daily devotion, hindi lamang po kayo ang natututo, pati po kami ay natututo, pati po kami ay nai-encourage. Sama-sama tayo, sabay-sabay tayo na lumalago sa pagkakilala sa Panginoon. Totoo po yun, mga kapatid. Sa araw-araw na tayo ay nag-aaral ng kanyang mga salita, hindi lang tayo natututo, kundi tinatransform ni Lord yung ating mga buhay. At hindi lang po kayo, kami rin po. Kasi bago po ako magturo, kailangan ako muna mag-aral at kailangan talaga yung tinuturo mo ay maisabuhay. Kaya yun po yung hamon doon. Start na tayo. Amen. Okay, so magandang gabi po uli sa inyong lahat at doon sa mga bagong katsutsunin lamang at nag-participate sa devo na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Iwanan po muna natin yung ating mga iniisip, yung ating mga problema, yung ating mga iluluto bukas ng umaga, yung ating mga gagawin sa bahay para bukas ng umaga. Isang tabi po muna natin yan at tayo po ay lumapit sa Panginoon ng buong buo. Minsan kasi naka-open lang yung cellphone o yung TV, pero wala doon yung isip at puso. Inaanyayahan po namin kayo na talaga po makinig tayo doon sa salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos ang magagamit natin na kalakasan sa araw-araw ng ating buhay. Okay, so magandang gabi po muli, no? So, muli nating ipagpapatuloy yung ating paksa, yung ating topic na may kinalaman sa winning our war. Okay. Kailangan maintindihan po natin, mga kapatid, na bawat isang mananampalataya, tayo po ay nasa isang pakikipagdigmaan. Okay? Noong ibinigay po ng ating Panginoon yung tinatawag na Great Commission, hindi po ito Great Suggestion. Actually, noong ang ating Panginoon ay nagbigay ng Great Commission, He is declaring war. Okay. He is declaring war against the enemy. Kasi nga, sabi ng Panginoon, go and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to observe everything I have commanded you, though I am with you always to the very end of the age. So makikita natin doon, si Jesus, ang layunin talaga niya sa kanyang mga alagad, gawing alagad ang lahat ng bansa. So, yun po yung task na binigay ng Panginoon na kung saan gawing alagad ang lahat ng bansa. So, kailangan sakupin, isulong yung paghaharing ng Diyos, isulong yung ebanghelyo ng ating Panginoon to the enemy's territory. Kaya nga, yung ebanghelyo, kailangan makarating sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa, sa lahat ng dako. Sa lahat ng sulok. Upang makakilala sila sa ating Panginoong Hesukristo. Nakakalungkot lang po, may mga Kristiyano po na akala nila yung Christian life is a playground or a social club. Kaya sila dumadalo kasi gusto nila mag-enjoy, gusto nila may mga activity, gusto nila may mga program. Or sometimes nagiging famous na sila dahil, I belong to this church. So hindi po natin nare-realize na yung Christian life is a battleground.
Yun po yung gusto kong bigyan ng emphasis sa gabing ito. Our Christian life is a battleground, not a playground. Hindi po tayo naglalaro dito. Tayo po ay nasa isang digmaan. Sa simula't simula pa, there is a war that is going on from the very beginning between light and darkness, good and evil, Satan and God. Andun na yun eh. Sa simula't simula pa. Even until now, yung ongoing war na yan, nangyayari po yan. Kaya nga po, we need to realize na we are in a battle. Okay? Let me reiterate, mga kapatid. Ano po bang pananaw ninyo sa church? Kung ilalarawan po natin ang church, meron daw pong dalawang model ang church. Okay? Pwedeng ang model ng iba sa atin, ang church, is like a cruise ship. Ikaw ba, Sweetheart, nakakita na ng cruise ship? Meron, nakakita na ako okay. Sa movie. Yeah, nakakita, pero hindi ka pa nakakasakay. Oh, thank you. Ako din naman, hindi pa. Pero, ang cruise ship po, di ba, ang model na ito, na kung saan, parang yung church daw, parang cruise ship na kung saan, sumasakay ka para mag-enjoy, para mag-tour, para mag-relax at makarating ka sa iba't ibang lugar, makamit ka ng iba't ibang mga tao. So parang isang social club. Okay. Yun yung isang model. Pero meron pong isa pang model, ang church. Hindi po ito cruise ship kung hindi ito yung isang battleship. Battleship. Na kung saan yung mga enlisted personnel nandun, they were trained. Tapos, yun nga po, to defend and yung nation na nire-represent ng battleship na yon, at sometimes ginagamit itong mga battleship na ito to conquer yung enemy. Okay. So, pag nasa battleship ka pala, may goal ka. Exactly. Hindi lang yung nakasakay ka dun sa battleship na yon. Doon sa ship na yun, kundi pag nandun ka, may goal ka, kaya ka nandito. Yeah. So, magkaiba po yung model na yun, pero makikita natin, depende yan sa mindset natin. No? As for me, paniniwala ko talaga ang church ay isang battleship. Another comparison, sweetheart, is para sa akin, ang church ay hindi isang social club. And church is like a military headquarters. Katulad halimbawa dito sa Baguio. Hindi ka naman mahilig ba sa mga Katulad dito sa Philippine Military Academy. Diba? Nire-recruit yung mga kadete. Tinitrain sa loob ng 4 taon. At pagkatapos nilang itrain, sinisend out sila into different posts. No? Yung iba nasa Navy, yung iba nasa Army, yung iba nasa Coast Guard, yung iba na sa Air Force. At makikita natin, hindi sila nanatili dito sa PMA. No? Nandito lang sila para i-train. So, kung iahalin tulad natin yun sa church, ang church dapat is a training ground. And then later on, dapat i-send out sa sanlibutan. Okay? Ika nga, napakahalaga po na meron tayong ganitong klaseng pananaw sa buhay na kung saan ang church is a training ground. Inihanda tayo ng Panginoon para pag tayo'y binisperse ni Lord into different location, different post, alam natin kung anong gagawin natin. And I believe with all my heart, ito rin po ang layunin itong devotions na ito. Na kung saan, sa loob ng mahigit 1 taon at kalahati, tayo po ay tinitrain ng Panginoon. Ako'y naniniwala na pagkatapos nitong pandemic na ito, sweetheart, maraming mga mananampalataya ang well-equipped. Okay? Hindi lang yung maraming alam sa salita ng Diyos, kundi alam na nila kung anong gagawin nila sa kanilang buhay, sa kanilang ministry. Saan man kayong church kabilang, ang layunin namin kung bakit mayroong ganitong devotion, ma-equip po ang bawat isa sa atin.
Ang goal ko nga sana bawat pamilya magkaroon ng sariling family devotion. No? So yun po yung isa sa layunin natin na kung saan hindi lang tayo nagtuturo ng salita ng Diyos kung hindi nagmo-model tayo. Alam niyo sabi nga ng Panginoon, no? Saan man may dalawa o tatlo na natitipon sa kanyang pangalan, nandun siya sa kanyang kalagitnaan. Dalawa lang kami ngayon dahil si Pauline po ay nasa quarantine pa rin sa kabilang bahay. Pero eventually, magjo-join siya po uli sa atin. So, either you believe it or not, no? We are engaged in spiritual warfare. Yun po yung binibigyan natin ng diin sa gabing ito. And the real battle is fought on spiritual level. Katulad nitong virus na ito, no? Hindi natin siya nakikita. Ganun din, yung spiritual warfare na pinag-uusapan natin, yung kalaban natin, hindi nakikita. Okay? Hindi yung asawa mo. Okay? Hindi yung anak mo. Hindi yung boss mo. Hindi yung kapitbahay mo. Hindi yung gobyerno. Hindi yung leader ninyo sa church. O member ninyo sa church. Ang kalaban mo. Hindi. We have unseen enemy. Evil rulers, spiritual forces. Yun yung pinag-aralan natin kagabi. Na kung saan, we have unseen enemy. Okay? Ngayon, kagabi po, binigyan natin ng diin yung tapping the source of strength. Bilang isang mandirigma, alam mo kung saan ka dapat humuhugot ng lakas at kapangyarihan. Okay? Halimbawa po sa isang sundalo, no? Sa isang sundalo, yung kanyang uniform pa lang at yung kanyang mga patches, kung ano man yung nakatatak sa patches niya, yun ay nagre-represent ng kanyang power and authority na meron siyang kapangyarihan na, uno-una, pwede siyang magdala ng sandata. License siya, authorize siya. Na magdala siya ng sandata. Ngayon, bilang isang sundalo, alam niya na siya ay authorized to carry weapon. Ganun din mga kapatid, no? As believers, kailangan natin alam kung kanino tayo kukuha ng lakas. Kung kanino tayo kukuha ng kapangyarihan, ng authorization, kung bakit natin gagawin yung mga bagay na ipinagagawa ng Panginoon. Alam niyo, ako po yung, yan, nabanggit ni Sister Olive, mahilig talaga ako sa war movies. Hindi naman po, obviously. Lahat ng illustration niya. Kasi nga po, yun po yung passion ko nung maliit pa ako. Gusto ko talaga maging isang sundalo. Okay. Kaya nga nung ako yung high school, ako po yung company commander nung aming CAT. And best company commander ng Bulacan. At may gold medal ka? May citation po ako. Tumago po ako ng medal. Doon ko na realize yung leadership ko nung high school pa lang ako. Alam ko na meron akong leadership talents na galing sa Panginoon. Hanggang sa yun nga yung frustration ko, gusto ko talaga mag-PMA. Unfortunately, hindi umabot yung height ko. So yun yung aking reason kung bakit hindi ako nakapag-PMA. Pero hindi ko alam, hindi pala sundalo kundi sa military kundi maging sundalo ng Panginoon, oo, bilang lingkod ng Diyos. Anyway, hindi pa rin naman nasayang yung passion na yun. Nagagamit pa rin natin yung passion na yun sa paglilingkod natin sa Panginoon. So, ang isang digmaan po kasi nakakapagod eh. Okay? Kailangan meron kang sufficient strength, no? Bilang isang soldier, at kailangan ma-restore yung strength mo kung ikaw ay napapagod. Pero alam mo dapat yung source. Saan ka kukuha ng lakas? No, ako po, I've been in the ministry for more than 30 years. To be exact, 37 years. No? Mula nung tinanggap ko ang Panginoon sa aking buhay bilang Panginoon na tagapagligtas. At mula nung naglingkod ako sa Kanya, totoo po, nakakapagod ang ministry. Pero what keeps me going? Max, what keeps you going? Gusto ko yan. Kilala ko yung source
ng aking strength. I have a relationship to the Commander-in-Chief. Close kami ni Lord. Yun lang. Yun ang susi. Ibang... Alam mo kung sino ang Commander-in-Chief mo at meron kang kaugnayan sa kanya at meron kayong intimate relationship sa bawat isa. Kilala ko ng Panginoon, kilala ko rin ng Panginoon. Close kami ni Lord, in other words. Yun ang importante, mga kapatid. At kung kasama mo ang Panginoon, untouchable ka. I mean, siguro, hindi ako nagyayabang, pero sa puntong ito, mga kapatid, si Lord lang talaga yung nagsusustain sa akin. Nagbibigay ng kalakasan. May mga panahon na nanghihina rin ako, misa sa dami ng mga trials, challenges, problem, troubles, adversities sa buhay, calamities kuminsan, pero God is so good, God is so gracious, God is so generous sa aking buhay. Pangalawa, mga kapatid, hindi lang yung una, di ba, tapping the source of strength, kung hindi, targeting the real enemy, no? Alam niyo po, sa isang digmaan, napakahalaga po nung tinatawag na gathering intelligence. Okay. Gathering of intelligence is the key. Kailangan alam mo kung paano gumagalaw ang kalaban. Okay. Kaya nga, pinag-aaralan po ng mga generals, ng mga matataas na officials, kung paano yung kilos, galaw, yung terrain, pinag-aaralan lahat po yan. Okay. Pinaghahanda ang mabuti. At napakahalaga nung, kaya nga yung ibang mga military, di ba, uso yung spy. Okay, nagpapadala ng spy para gathering of information and intelligence kung paano ang kilos ng kaaway. So, totoo po yun. Naalala ko si General George Patton during Second World War. Naging sikat po itong si General Patton simply because kahit sila outnumbered, yung mga tanks na sa US na pinamumunahan ni General Patton, ano sila, dihado sila, kukunti lamang sila kumpara dun sa kanilang kalaban. Pero bakit nila na-overcome? Ang sagot po ni General Patton, sabi niya, I read your books. He was referring to the si General Rommel, yung general naman ng Nazi, ng kaaway. Sabi niya, I read your books. So alam niya yung tactic, alam niya kung paano mag-isip. Alam niya kung paano dumiskarte yung strategy ni Rommel, yung kanyang kalaban. Sabi niya, I read your books. At yun po ang naging advantage ni General Patton. Because he knew how his enemy works. Now, sa context po ng Christian life, ganun din, mga kapatid. Napakahalaga po na pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Nagiging aware tayo dun sa mga schemes and tactics ng ating kaaway, no? Kasi po, yung salitang strategies sa Bible natin, or tactics, or scheme, another term for that is method. Dapat aware daw tayo sa strategy or method or tactics ng ating kalaban. Okay. Kasi nga po, yung ating kalaban is very, sa Tagalog, tuso yung kalaban. Shrewd. Okay. Yung ating enemy is shrewd. Yung kanyang trickery, no? Naalala ko sa TV, nanonood ako lagi nung yung mga hunter. Di ba nagka-camouflage sila? Okay? Kaya even yung mga uniform ng mga sundalo. Sometimes, alimbawa, yung Operation Desert Storm, yung mga Amerikano na pumunta sa Middle East, iba yung uniform nila. Kasi nga kailangan parang kulay... kulay buhangin yung kanilang uniform. Pero yung mga jungle warfare,
kulay green naman yung camouflage nila. Okay. Para at least hindi sila ganong nakikita ng kanilang mga kalaban. So, ganun din po, mga kapatid. Ang ating kalaban, very crafty. No? Trickery. Under the guise of. Oo, under the guise of. So, alam mo, dapat nag-discern mo kung paano kumikilos ang ating kalaban upang tayo ay maisahan. Kasi yun ang laging layunin ng kalaban, no? Maisahan niya tayo. Kasi nga, sa patibong. Yeah. Kaya nga, ang pangalan ng devil is slanderer or accuser. Okay? Or deceiver. Isa yun sa katangian ng kalaban natin. Deceiver, slanderer, and accuser. And liar. Liar. Sinungaling. Okay? Ngayon, sa simula-simula pa, yan na po ang diskarte ng ating kalaban. Sa simula-simula pa, mandaraya. Sa simula-simula pa, sinungaling. Panirang po. Accuser or slanderer. Yan ang ginagawa ng ating kalaban. So dapat tayo po bilang mga mananampalataya, aware tayo, hindi lang kilala natin kung sino yung ating kalaban, alam din natin dapat yung kanyang mga schemes or method or strategies or trickery na ginagawa laban sa atin. Alam mo yung accuser na minsan sasabihin sa'yo na, ay, ganyan ka naman talaga eh. Ay, ganito ka naman talaga eh. Pag gano'n na ako ang naiisip nyo, alam mo na na sa kaaway yun, hindi yun galing sa Panginoon. Amen. Amen. That's the battle inside of us, inside you, inside us, na hindi, sometimes hindi tayo aware, pero gano'n kumilos ang kaaway. So, una, dapat alam natin, tapping the source of our strength. Alam mo kung saan ka huhugot ng lakas. Pangalawa, dapat aware ka o tinatarget mo yung tunay mong kalaban at alam mo kung paano siya nag-work. Importante po yun sa isang spiritual warfare. Okay? Kaya nga, kung ikaw po, kung kayo po ay very familiar sa salita ng Diyos, hindi na po bago sa inyo yung mga taktika ng kalaban. Alam nyo, kami mag-asawa. Sa tagal ba namin na mag-asawa at sa tagal namin naglilingkod sa Panginoon, lagi namin sinasabi, napanood na namin ayan ito. Ayan na naman. Oo. Ayan na naman. You know, totoo po. Ayan na naman. Pag may gawain na maganda, ayan na naman. Yeah. Meron na naman kaming mga pagsubok na pagdadaanan sa pamilya, sa mga anak. Ayan na naman. Kung maniniwala ka dun sa lies ng kaaway, mag-step down ka na lang eh. Ayaw na. Let's throw off the towel and let's go. Pero kung alam mo kung ano ang ginagawa ng kaaway, at alam mo na yun ang mga salita, those are the lies na ibibigay sa'yo ng kaaway, alam mo na humugot ka ng kalakasan at kapangyarihan sa salita ng Panginoon. Kasi nga po, when God blesses us, okay, Satan begins to attack us. Usually ganun. Pag pinagpapala yung buhay mo, okay, pinagpapala yung ministry mo, hindi maring hindi kaatakihin. Magpapadala at magpapadala. Oo, gagawa ang kaaway ng kaparaanan upang sirain yung buhay mo, sirain yung patuto mo, sirain yung ministry mo, sirain yung pamilya mo, yung reputation mo. Kaya nga po, dapat maging maingat po tayo sa panahong ito dahil we are at war. Okay? And number 3, mga kapatid, no? Taking on God's weapon. Pinag-usapan din natin yan kagabi. Kailangan put on. Isuot mo ang lahat ng sandata na ibinibigay sa iyo ng ating Panginoon. Alam niyo po ba na the weaponry used depends on the kind of enemy you will engage. Okay. The reason why nagbigay ang Panginoon ng iba't ibang uri ng sandata, kasi iba't ibang uri din ang atake ng kalaban sa ating mga buhay. Bawat sandata may katapat na taktika
o method or scheme ng kalaban na dapat nating harapin. Okay. Napakahalaga po sa isang sundalo. Diba yung kanyang full battle gear. Okay. Or yung tinatawag na God's armor. Okay. Sa buhay ng isang mananampalataya. At bawat armor, sabi ko nga sa inyo, meron niyang corresponding use. Okay. Meron niyang corresponding use. Halimbawa po, sa gabing ito, magbibigay lang muna ako ng siguro dalawang unang illustration. No? Weapon. Weapon. Dalawang weapon. Kasi po ganito yan. Si Paul, habang siya po ay nasa prison, pinagmamasdan niya yung mga Roman soldiers. At habang pinagmamasdan niya yung Roman soldiers, nakagawa siya ng epistle. Gumamit siya ng metaphor. Inihalintulad niya yung spiritual warfare sa isang Roman soldiers. So, ang picture na ipinakikita rito ay yung picture ng isang Roman soldier. Na kung saan, number one, binanggit po ni Apostle Pablo rito yung tinatawag na belt of truth. Okay? Yung belt po yung metaphor. Okay? Yung truth, yun yung principle. Okay? No, the meaning... Nangamaglagi kang dapat daw, nakabelt. Oo. The meaning is in the metaphor. Okay? Belt. Okay? Yeah. Ano ba sa Tagalog yung belt? Cinturon. Cinturon. Okay, cinturon. So, yung cinturon, napakahalaga pong equipment yan. Dahil lahat po ng mga kailangan ng isang sundalo ay naka-attach dun sa belt. So, yun po yung picture na pinakikita to, dito. No? We need all the equipment to defend and to make an offense. So, dito makikita natin yung belt po, mga kapatid, ay napakahalaga daw dahil doon isinusuksok yung ano yung mga sinusuksok doon? Yung spada, yung kutsilyo, yung kantin. Maraming bagay na nahandon. Breastplate, hindi ba doon pinaka... Yeah, even yung breastplate ay naka-attach din doon sa belt mo. Pero unang binigyan illustration dito ni Paul, yung belt of truth. You know why? Because the enemy is the father of lies. The enemy is the father of lies. Satan is the father of lies. No? He's the father of deceit. He's the father of falsehood. He's the father of fake news and deception. That's why, bilang isang mananampalataya, kailangan taglayin daw natin yung katotohanan. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. At ang sabi ni Jesus, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Kung alam mo yung katotohanan, hindi ka basta-basta malililang. Kung alam mo yung katotohanan, hindi ka madadaya. Kung alam mo yung katotohanan, hindi ka maniniwala doon sa mga falsehood o fake news. Nako, mga kapatid, lalo na nga ngayon sa panahong ito. Ano ba talaga ang totoo? Dahil nga po sa social media, ang daming mga fake news. Ang daming mga propaganda. Ang daming mga lies na binibigay sa atin ng kaaway. Na sometimes, lalo na sa kapanahonan ngayon na pinabayaan na ako ng Diyos. Nag-iisa na ako. Wala na akong kasama. Nandiyan ka pa ba? Na nakikinig ka pa ba sa aking mga panalangin? Those were lies na i-inject sa atin ng kaaway to pull us down para hindi tayo lumakas, para hindi tayo magpatuloy sa ating pananampalatay. Kaya nga po But sa... if we know the truth, dun tayo kukuha ng strength. If we know the word of God, doon po tayo kukuha ng sin. Kaya nga po napakahalaga mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos at bilang mga sundalo ng Panginoon, alam natin yung katotohanan ng kanyang mga salita.
that He will never leave us, that He will going to give us the peace that we need, that He's the truth, that He's only the way. Ang dami-daming mga salita ng Diyos na pwede nating ipalit dun sa lies na binibigay sa atin ng kaaway. Kaya nga po, again, no? Sabi ni Paul, isuotin niyo yung belt of truth. Yung katotohanan, napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil araw-araw, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na pag-aralan yung salita ng Diyos to know the truth. At yung truth na natutuhan natin, yun daw ang magpapalaya sa atin. At yung truth ay manggagaling lamang sa salita ng Panginoon. Amen. Sa Biblia. Amen. Kaya nga po, magiging matagumpay tayo na labanan yung panlilin lang ng kalaban. Kung alam mo yung katotohanan, alam nyo, lalo na sa panahong ito, ang daming mga false teachers, mga false prophets, false false teachings ng mga kalaban. Ngayon, si Turk, bilang nagtatrabaho sa bangko, ano ba yung training ninyo para ma-identify mo yung counterfeit money? Paano mo ba malalaman yung pera fake na fake sa original? Nung nga sa ilang beses na itong naikwento na ang pag identify mo ng fake sa original, hindi mo aaralin yung fake, kundi aaralin mo kung ano yung original, kung ano yung tama. Yun dapat ang i-master mo. So, mastery. Yun ang dapat ang i-master mo. Original currency. Currency. Para at a glance, madali mong ma-identify yung fake kasi alam mo na kung ano yung original. So, likewise, mga kapatid, maganda yung illustration ni Sister Olive. I-master natin yung salita ng Diyos. Sa gayon, madali nating ma-identify yung mga counterfeit teachings. Ma-identify natin yung mga counterfeit teachers, mga counterfeit prophets na laganap din sa panahon natin ngayon. So, mastery is the name of the game, ika nga. Okay? Kaya nga, hindi ka madaling madideceive. Alam niyo sa Bible, particularly sa Book of Acts, kaya pinuri ni Luke sa kanyang kwento yung mga taga-Berea. Yun daw mga taga-Berea ay mga matatalino. Bakit po pinuring ng mga matatalino yung mga taga-Berea? Kasi habang nangangaral si Apostol Pablo, dino-double check nila yung tinuturo ni Apostol Pablo. Kung yung tinuturo ni Apostol Pablo ay naaayon talaga sa salita ng Diyos. So, naging very noble daw yung mga taga-Berea kasi dino-double check nila. Alam nyo, sa panahon po natin ngayon, nakakalungkot lang po kasi yung iba, hindi marunong mag-double check. Hindi nila na-filter yung kanilang mga naririnig at mga natututuhan mula sa iba't ibang mga mangangaral. Kaya madali silang nadideceive, madali silang nalilihis, nadadaya, dahil nga hindi po nila na-master yung katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi baka hindi nila dino-double check. Nagre-relay lang sila doon sa nagtuturo. Pero hindi nila binubuksan mismo yung kanilang mga Biblia para malaman kung talagang yung tinuturo ng tagapangaral ay talagang nasa salita ng Diyos. At kung iisipin niyo po na kung si pastor o ako man ay huminto na sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi po kami huminto, araw-araw po, patuloy po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po yung porke na pag-aralan mo na okay na, hindi po ganun. Kaya po, kayo rin po, ang bawat isa sa atin, dapat matuto tayo na tingnan kung ano yung tama o mali sa pamagitan ng salita ng Diyos. So,
Pumunta na tayo sa ikalawang sandata. The breastplate of righteousness. Okay. Siguro, sweetheart, baka na yung iba nagtatanong, saan pa kinukuha ni Pastor yung mga sinasabi niya? Nagpapatuloy po tayo sa pag-aaral natin sa Book of Ephesians, yeah. Chapter 6. Sa Ephesians chapter 6 po, makikita natin sa verse 14. Na sabi doon, isuot ninyo yung breastplate of righteousness. No? Breastplate, ang kino-cover po ng breastplate ay yung katawan mo. Okay? Na kung saan ito po ay nagpuprotekta mula leeg hanggang sa lower part ng iyong bahagi ng iyong katawan upang ingatan, lalong-lalo na yung mga mahalagang parte ng iyong katawan, lalong-lalo na yung puso ng isang sundalo. Okay? So, it protected the soldier's heart. No? Maliwanag po yung sinasabi ng Banal na Kasulatan. Sa Proverbs chapter 4, verse 23. Sabi ron, above all else, guard your heart. For it is the wellspring of your life. Amen. Lagi po nating iingatan daw yung ating puso. Dahil dapat ito yung maging pangunahin natin, ingatan natin. Kasi nga, di ba, the heart is the seat of our emotion. Malaki po ang kinalaman ng ating puso sa ating behavior, sa ating mga pag-iisip, sa ating mga action. Kaya nga dapat ingatan natin yung ating mga puso. Ngayon, dito po, binanggit po ni Apostle Pablo yung breastplate of righteousness. So, ang isang sundalo ng Panginoon o isang mananampalataya, kinakailangan magkaroon ng katuwiran. Napakahalaga. Napakahalaga nung ang buhay mo dapat ay matuwid ang iyong pamumuhay. Una-una, yung katuwiran na ito ay galing sa Panginoon. Okay? When believers are living in righteousness, there is no room for accusation of the enemy. For he is an accuser of the brethren from the very beginning. Dapat po natin maintindihan, ang kalaban kasi natin, isa sa titulo niya, accuser of the brethren. I-accuse niya tayo doon sa mga kapintasan natin, kahinaan natin, yung mga limitations natin, imperfections natin, doon tayo titirahin ng ating kalaban. Alam ng kalaban yung ating mga kahinaan din eh. Okay? Kaya nga, bilang isang mananampalataya, kailangan magkaroon tayo ng katuwiran, no? Well, ang good news po, we are declared righteous when we trust Jesus as our Savior. God declared us righteous before God. Matuwid na tayo. He made us right before God dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Pero tayo po ay inutusan pa rin ng Panginoon na mamuhay ng may katuwiran. Mamuhay ng may kabanalan. Mamuhay na yung purity ng ating buhay bilang isang mananampalataya. Kasi nga po, ganito po yan. Kapag ikaw ay merong kapintasan o kahinaan na hindi mo binantayan, doon ka laging aatakihin ng ating kalaban. Para bang yan na makasalanan kasi ako eh. Ang dami kong nagawang kasalanan, hindi ako karapat-dapat. Ito ba yung mga accuse ng kaaway na pwede niyang gamitin na wala akong alam. Wala akong alam, hindi ko kaya yun. Yung sa dami-dami ng ginawa ko na paulit-ulit kong ginagawa na kasalanan, hindi na ako karapat-dapat sa Panginoon. Hindi, kaya nga, yun na yung mga lies ng kaaway. Importante, mga kapatid, alam mo yung iyong katayuan sa harapan ng Diyos. Amen. Na ikaw ay pinatawad na ng Panginoon sa lahat ng iyong mga kasalanang nagawa. Alam mo na ikaw ay malinis na sa harapan ng Diyos dahil binayaran na ni Jesus ang lahat ng iyong kasalanan. Alam mo na ikaw ay namumuhay na ngayon
na may kabanalan at katuwiran, no? Hindi ka na namumuhay doon sa nakaraan. Yung mga binabanggit na yon, nakaraan na yon eh. Okay? Napatawad ka na ron eh. Nilinis ka na ng Panginoon. Pwede natin i-claim sa salita ng Diyos na yung sa 1 John 1:9 na if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Hindi lang tayo patatawarin ng Panginoon eh. And cleanse us from all our unrighteousness. Kaya nga po mga kapatid, kaya pinasusuot sa atin yung belt of truth. Kasi nga, He is the father of lies. He is the father of lies. He is the father of deception. He is the father of falsehood. Yung kalaban. Kaya we need to wear the belt of truth. Pangalawa, yung breastplate of righteousness. Kasi isa sa title ng ating kalaban, accuser of the brethren. He will going to accuse you. I-remind niya sa iyo kung isan yung mga nagawa mo pa nung maliit ka pa, hanggang sa lumaki ka, hanggang sa tumanda ka. Pero hindi. Tapos na yun. Napatawad ka na ron. Nilinis ka na ng Panginoon doon. At anumang bagay na inahingi mo na ng tawad sa Diyos, pinatawad ka na ng Panginoon. Nilinis ka na ng Panginoon. At ang sabi nga ni Lord, I will remember your sins no more. Okay. Buti na lang si Lord hindi nakakaalala ng mga kasalanan na nahihingi mo na ng tawad. Amen. Na pinagsisihan mo na, nakalimutan na ni Lord yung nagawa mong kasalanan dahil nahihingi mo na ng tawad. Kaya nga sa gabing ito mga kapatid, no, exciting tong ating pinag-aaralan, kasi nga po yung weapon na ibinibigay sa atin ng Lord, pangontra to laban sa ginagawa ng ating kaaway, ng ating kalaban. So dapat aware ka. Ano yung atake ng kalaban? Ano naman yung ating panlaban? Amen! Amen! Amen. Ako! Napakasayang abangan po ninyo bukas. Usapan, napakasayang pag-aaral ng ating napapag-aralan. Paano ba tayo lalaban dun sa mga ginagawa ng kaaway? Ano ba yung ating sinasakyan? Ito ba ay battlefield ship or ano isa? Cruise ship, yun. Nasaan ba tayo? Depende sa pananaw. Sabi nga natin eh, depende sa perspective mo on how to respond dun sa sitwasyon mo. Amen. Amen. Kayo po ba ay may natutunan ngayong gabi? Kami po, ako personally, talagang nare-refresh ako. Oo nga, may battle nga pala tayo. Oo nga, kailangan ko nga pala ang katotohanan at kailangan ko yung Katuwiran na nanggagaling hindi sa ibang tao kundi sa Panginoon. Amen. Sige po, manalangin na po tayo at ay magpasalamat sa Panginoon. Dakilang Ama na nasa langit, sa gabing ito, nagpapasalamat po kami. Amen. Dahil ini-equip mo ang bawat isa sa amin. Tinuturuan mo kami kung saan kami kukuha ng lakas at kapangyarihan. At ito, Panginoon, ay walang iba kundi sa iyo. Ikaw po ang pinagagalingan ng strength and power ng isang mananampalataya. Every time na kami po ay napapagod, every time na kami po ay may mga pakikibaka sa buhay, alam na namin kung kanino kami lalapit at hihingi ng kalakasan. Ito'y sa iyo, Panginoon. Kaya nga kung meron kaming kapatiran sa gabing ito na kasama sa devotions na ito na nangihina yung kaniyang spiritual life, Lord, dalangin ko, Panginoon, igawad mo sa kanya yung kalakasan at kapangyarihan na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Maranasan niya yung kapangyarihan ng inyong Espiritu Santo sa kanyang buhay. Ganun din, O Diyos, nagpapasalamat po kami dahil tinuturoan mo kami kung sino ba ang tunay naming kalaban at paano siya nag-ooperate sa aming mga buhay. Totoo po na ang aming kalaban ay may kapangyarihan at kakayahan. He is the father of lies, He is the father of deception, the father of accusation, the father of falsehood. He is the father of propaganda, Panginoon. Marami siyang mga tactics na ginagawa upang dayain, sirain,
pag nakawan, sabi nga, the thief came to steal, to kill, and destroy, O God. Ganito ang ginagawa ng aming kalaban sa buhay ng mga mananampalataya. Subalit, hindi po kami ignorante sa kanyang mga schemes from the very beginning. He is the father of lies. He is the father of deception. The father of falsehood. Yung kanyang trickery, yung kanyang craftiness, tuso talaga ang aming kalaban na hindi kami dapat magpadaya. Kaya dapat maging aware kami sa kanyang mga ginagawa laban sa iyong mga anak. Panginoon, salamat po. Dahil habang binabasa namin ang iyong banal na aklat, natututo kami. Nagiging familiar kami sa katotohanan at nagiging familiar kami sa ginagawa na kasinungalingan ng aming kalaban. Kaya nga po, Diyos, tulungan mo po ang bawat isa na lagi naming suutin yung belt of truth. Sabi nga ni Sister Olive, yung mastery of the truth. The mastery of God's word. Sa gayon, hindi kami madaling madaya ninuman o malilang ninuman dahil alam namin ang iyong katotohanan. Alam namin ang inyong salita. Kaya nga po, O Diyos, salamat po sa devotions na ito na gabi-gabi ay nag-aaral kami ng inyong salita. Gabayan mo kami lagi ng inyong Espiritu Santo. At nawa, huwag po kaming maniwala sa mga panlilinlang ng aming kalaban. Mga pandaraya ng aming kalaban. Kaya bigyan mo kami ng discerning heart, Lord. Ganun din, O Lord, yung breastplate of righteousness. Isa rin tong panangga namin, yung katuwiran na nanggagaling sa inyo. Lord, we thank you because you have declared us righteous before you because of what Jesus has done on Calvary for us. Panginoon, itinuring mo kaming matuwid at banal sa iyong harapan dahil sa ginawa ng aming Panginoon Jesucristo. Na anuman ang mga bagay na nagawa namin nung araw, nung nakaraan, kung ito'y aming naihingi ng tawad at pinagsisihan, naniniwala kami iyong pinatawad na, nilinis na mula sa aming mga karumihan. At itinuring mo kami na matuwid sa iyong harapan. Kaya anuman yung mga accusation sa amin ng aming kalaban, sinasaway namin yan sa pangalan ni Jesus. Even sa panahong ito, Lord, napakarami pong mga fake news, misinformation na inihahasik ang aming kalaban upang ito'y maghasik ng takot, pangamba, magduda, magdoubt, o kaya nagkokos ito ng pagtalikod sa pananampalataya ng isang tao dahil sa mga misinformation ng aming kalaban. Kaya nga, Lord, dalangin ko po, ingatan niyo po ang inyong mga anak. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Patuloy po namin dinadalangin sa iyo ang mga taong may mga karamdaman. Si Jairus, dinadalangin namin maging maayos po yung result ng kanyang swab at yung kanyang CBC, yung kanyang dugo, yung infection sa kanyang dugo. Panginoon, dalangin namin ito ay maging normal, O God. Dinadalangin na rin namin yung anak ni Brother Gray, naming kapitbahay. Dinadalangin na rin namin ang buong Almascov family. Lord, sa iyo namin sila pinagkakatiwala sa gabing ito. At pinagkakatiwala namin yung iba pa naming mga kaibigan, kakilala. Si Viana Rose Flores na dinadalangin. Yes, si Viana, Lord. Flores. Ngayong gabi na igawad mo yung kagalingan mo sa kanyang katawan. Yes, O Lord. Diyos, alam namin na ikaw ang aming Jehovah Rapha, Lord God, our healer. And that is the truth, Lord. At dalangin din namin si Disensyo, na kapatid ni Mamusta, na nagkaroon ng dengue. Yes. At iba pang karamdaman sa pangalan ni Jesus. Amen. Si Jennifer Aroni na ngayon ay nagpapa
check up na rin kung ano yung kung mako-confirm ang kanyang karamdaman sa pangalan ni Jesus. Sinadalangin po namin ang mga taong ito sa iyong paanan, Panginoon. Naniniwala kami, O Diyos, na ikaw po ang hihipo sa kanilang katawan upang ang kagalingan ay mapasa kanila, O Diyos. Amen. At sa lahat ng nasa tahanan na ngayon ay dumaranas ng karamdaman, Panginoon, dalangin po namin ikaw rin po ang maging kagalingan nila. Kasama ng mga taong nasa ospital pa magpahanggang ngayon, O Diyos, ikaw po ang maggawad ng kagalingan sa bawat isa sa kanila. At katagpuin mo ang lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. At dalangin din po namin, hindi lang yung physical well-being ng bawat isa, kung hindi dinadalangin po namin yung kanilang mental well-being, yung kanilang psychological well-being, amen, even yung kanilang spiritual well-being. Amen. Dalangin po namin, O Lord, yung ma-achieve po namin yung wholeness, O Lord, of our well-being. Amen. Yung complete healing, complete deliverance, complete restoration ng aming buhay. Yun po ang aming dalangin. Kaya nga po, Diyos, sa gabing ito, salamat po sa mga pamilya na kasama namin sa devo na ito. Continue to bless each and every family represented. Lord, abutin niyo po ang bawat isa sa amin. Maghari ka sa bawat tahanan at ang kalooban mo ang siyang maganap sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa inyong presensya. Salamat sa iyong mga pangako. Salamat, Panginoon, sa iyong provision, protection. Salamat sa iyong power na patuloy naming nararanasan sa aming mga buhay. Binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Maraming salamat. Kayo po ba ay may natutunan ngayong gabi? Kayo po ba ay na-encourage? Please, let us know yung mga bagay na patawa wala ako. So, yung po mga prayer request ninyo, isend nyo lang sa amin. Pangalawa, salamat po sa lahat ng nag-participate ngayong gabi. Hindi na po namin mababati yung inyong mga pangalan dahil ayaw pong ma-open yung mga listahan. Salamat po for joining us tonight. Don't forget to share, always share, like, follow, and subscribe. God bless everyone. Sa mga nasa YouTube, God bless din po sa inyo. Johan, Mateo, hi. Miss you.